Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuro sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinubong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at pinagpilinan sa inyong paglalakbay. Huwag kayong magdala ng uman maliban sa tungkod. Ni pagkain, palutan, sarapi sa inyong butan o bilisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng paniyapat. Sinabi din niya sa kanila, at sa alinman tahanan inyong tuluyan, manatili kayo doon hanggang sa patulis ninyo sa bayan niyo. Kung ayaw nila kayong tanggapin o pakinggan sa isang tao, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang malikabok ng inyong mga paa bilang pabala sa mga taga-roon. Kaya't umayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at kaligtan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patingin natin ang good morning ang Panginoon kasama si St. Jude sa pamamagitan. No matter who you are, I'm
anuman kalagayan sa buhay mo, may magagawa ka sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sasabihin, naniwala ka lang. Nakinig kayo. Sa isang recent survey, ay magtataka kayo. Filipinos spend most time on social media in the entire world. In the Philippines, time spent online daily soared from 9 hours and 29 minutes last year to 10 hours and 2 minutes, the highest in the world. So, anong ibig sabihin ito? 72% of Filipinos are into social media in cyber space. Sa internet, Wi-Fi. Anong ibig sabihin ng taunayan nito sa Ebanghelyo? Ang Panginoon ay isinusunod tayo sa bagong lugar ng evangelization o pagpapalatala ng mabuting balita at yan ay sa social media. Yung ibig sabihin niya. Kaya kung ito may edad na senior citizen na nasa bahay na naman, because, ang sabi na ng Santo Papa, social media allows us to communicate with hundreds and thousands of people with one click. Sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, ang sabi ko, Francis, gamitin daw natin ang mga ito sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Paano? Well, hindi ko lang makakalaparan. Alam naman natin ang social media. May text ka, may Viber ka, may WhatsApp ka, may Messenger ka, may Facebook account ka. Ang sinasabi ng Santo Papa, use this to help Jesus proclaim the word of God. Alam niyo, ito ay share. May pinsan ako sa Amerika. Nag-text sa akin, Father Lino, padalhan mo naman ako ng healing prayer kasi may Zoom reunion kami ng aming mga kakaklase. E ako ang nabigyan na bigay sa akin yung healing prayer at saka Bible passages on healing. E di ba tayo? Alam ko sa internet. Pinagdala ko sa kanya. Ay, nag-text sa akin, thank you very much, Father Lino, sa iyong madalat na nakakulong sa aming Zoom meeting. Ilan sila doon? All over the world. Zoom meeting. Ang kanilang reunion. So, ang ibig sabihin nito, huwag ka lang basta sa bahay mo, meron ka mga pamangkin, meron ka mga hapo, meron ka mga pizza, meron ka mga kamag-anak, meron ka mga kapatid, marahil hindi na nagsisipa. Marahil hindi na nagdarasal. Ay, kung magalitan, magalan mo ng magagandang inspirational message. Ipatama mo sa kanya, sa kanila, ang pagmamahal ng Panginoon Diyos through inspiring biblical passages, mga quotes. Pag may narinig kang maganda sa misa, i-text mo. Pag may nabasa kang maganda, i-share mo. Yun. Then we are being sent by the Lord. Alam niyo, pagdating ng panahon, tatanungin tayo ng Panginoon, what did you do to make me know others, especially during the pandemic time? I am sure that you will say, eh, ano mo naman ang magagawa ko? Ako na nakikita na. Ako na may walang kalam-kalam at ako na may walang interest sa mga ganyan. Pag may narinig ang ayaw nito, padal ko may kumpare ko, padal ko sa ito.
creativity, ang dami mo sana nagawa para sa akin, pero naging tamad ka. At sinabi mo, Panginoon, ikaw ang sinasabihin ng Panginoon, ay, ayaw na sila, yan ba yung sasabihin?